isang favorite naming tambayan ay ang SM Baguio. Unang-una, bakit? Kasi wala silang bubong. Wala silang aircon. Hindi, kasi open. First time naming maka-encounter, siguro Baguio lang naman talaga yung may ganyan, nasa sa ibang bansa. Open lang po ang SM. So, lahat doon ay bukas lang. Wala siyang mga, yung mga panara-panara, very open siya. So, maraming area sa SM na uupo ka lang, magko-coffee ka lang. Especially at night, nandyan yung mga pictures. Meron kang, meron talagang mga picture, ano, picture frame. May mga ano ka talaga na mga corners na maganda, especially at night. Meron siyang view sa gabi na maganda talaga. And then, isa ang SM Baguio sa sobrang daming choices na makakainang talaga malilito ka na kung saan ka kakain. So, kung may bata kayo, gusto nyo mag-ikot-ikot nang hindi kayo mas-stress kasi malamig nga yun sa SM Baguio. Then, ayan, sa Burnham Park, ang meron niya sa kanya is biking, boating, yung mga pagkain, boating, biking. Kasi tambayan siya. Oo, pati madami na susumbad ng pag umaga, di ba? Oo, tapos shout out dun sa mga, meron kaming mga kabataan na nakilala doon, na nagpe-pray over. Please guys, pag nilapitan nila kayo, entertain nyo lang sila, ano, gusto lang nilang, di ba? Ipagdadasal lang. Ipagdadasal lang nila kayo, kasi kami may lumapit sa amin, na parang natutuwa sila, isang buong family kami, nag-offer lang sila ng prayer. Walang kahit anong hihingin yon, walang donation, walang kahit anong. Gusto lang nilang ipag-pray kayo. And then, next is Wright Park. Anong meron sa Wright Park? Yung horse riding. Si horse riding, guys, ay 250. Tama ba? Si Candy. Hindi nga. Diba? Kasi diba parang 150, 250. Oo, i-attach namin dito, guys, kasi may pictures naman kami. Unang-una yung pagpapapicture dun sa aso, parang 50? 50 to 100. Depende yata kung kukunin nyo yung pictures. St. Bernard na malaki. Mm-mm. Guys, marami yung St. Bernard. Akala namin before, nung hindi pa kami nakapit sa Baguio, isa lang siya. Kahit saan ka magpunta doon lang ito yung St. Bernard. Pero meron dun yung isa sa pinakamalaki na nakita natin is yung nasa May Life View Park. Botanical Garden. Anong meron sa Botanical? Botanical Garden, medyo more on walking siya. Marami siyang plants, tapos more on picture taking at walking siya. So, kung medyo yung mga mahilig sa plants, may enjoy nyo siya, guys, kasi may parang mga small silang parang, hindi naman temple ang tawag doon yun. Oo. Basta mga atrium na parang pwede kang taray, actually. Meron bell house, ha? Sa Camp Janay, guys, ang may mga entrance siya. Oo. Ang unang-una naming na-appreciate sa Camp Janay, kung naghaharap ka ng ibang mga pagkain, nandun may Jayco, nandun ang mga Yellow Cab, Army Navy, Crustacean, maraming ka rin makakainan. Pero, dun sa mga pupuntahan, ang napuntahan namin si Bell House, si Cemetery of Negativity, and then yung Christmas Village lang. Si Christmas Village naman, nandun lang siya, guys, pagka bare months. And then yung Bell House, nothing special naman. Yung bahay na luma na maganda. And then yung Cemetery of Negativity, parang trail lang din siya na kung may seniors din kayo, hindi siya masyadong advisable. Parang doon nakalibing yung mga, meron kasi siyang rebulto ng mga pets eh, like mga dogs, parang, isang area sa Camp Janay na parang mini town siya, na parang may bayad yung mga tables niya eh, kung di ako nagkakamali, mga 150, 300, may mga nagtitinda din doon, tapos may bike din kagaya ng sa Burnham Park, may playground siya, may mga swing siya. So, yun, wala naman siyang bayad. Kung talagang may sasakyan kayo, pwede kayong umakyat doon. Yun yung isa sa magandang view. Tsaka magandang tambayan ng family. Then, next is Mines View Park. Ano meron dito? Mines View, more on bilihan ng souvenir, tsaka yung mga kabayo. Andun yung sikat na pictura na para kang nasa cliff. Tapos yung mountain view. Yun ang maganda sa Mines kabayo. View. Kabayo. Kaso medyo... May kabayo. Sa Mines View Park lang, mahirap lang mag-picture kasi maraming nagpi-picture. So, hindi ka makakapag... Saka may kabayo. ...picture ng ano. So, doon ka lang sa kabayo. Doon yung kabayo, may ganyan-ganyan. So, ayun. And then, sa Igorot Stone Kingdom, hindi tayo nakapunta dito. Hindi kami nakapunta, pero sabi nung isa kong friend na nakapunta, ang experience nila is, ayun, mainit. And then, kung may senior ka, hindi siya advisable sa senior.
Yun yung mahalaga kasi malalaman nyo guys eh. May matutuwa ba kung may bata? And then kung may senior, okay lang bang bumiyahe ang senior? Or mag-walking? Etong isa na Colors of Stobosa ba to? Uh-huh. Etong Colors of Stobosa, ito yung nakikita nyo, ayan. Yan ganyan, nandyan yung picture niya. Siya yung parang bahay na iba-iba yung pintura. Nung nagpunta kami, hindi lang siguro namin in-expect na na nasa tabing highway lang siya. Talagang walang parking ang sasakyan. Nasa kalsada, guys. Kailangan mo itabi yung sasakyan mo, pero magkukos ka ng traffic. Ayun niya, guys. So, kung... Ayan, eto. Kung ang mga question nyo, guys, ay yung mga layo pala nitong mga to, usually, mga 5 to 10 minutes, 10 to 15 minutes. Ang pinakamalayo nang napuntahan namin is La Trinidad. Siya yung parang 30 minutes kasi 30 minutes to 40 minutes kasi yung area na yon ma-traffic. Pero si La Trinidad ay isang... Nagulat kami kasi para lang siyang isang kanto na papasok na ayun. Andun na yung strawberry farm. Kung mamimili kayo ng pasalubong for us, dahil dun kami lagi namimili, siya yung pinaka-best na mabilan mo ng pasalubong, lalo kung gulay. Kasi mura yung gulay doon. Ewan ko lang sa experience ng iba kasi na, nakaka-experience kami minsan na pagbababa na kami ng Marcos Highway, meron pa ding mga nagtitinda pababa. So, we never try kung magkano ba yung kanila from dun sa taas, kung mas mura ba sila or mas mahal sila. Pero pasalubong wise, sa La Trinidad lang talaga kami bumibili ng pasalubong. Kasi nandun lahat, strawberry, kitchen, mga jam, mga keychain na mga parang 10 for 100, mga ganon. Mga t-shirt na I heart. Mga t-shirt and doon. And then ayun nga yung night market. And then ito yung palagi naming binibisit talaga din kaya kami nagbabagyo is si Baguio Cathedral at saka si Lourdes Chapel. So yung mga gustong magpray, gusto ng healing, gusto ng blessing, ayan maganda. Maganda yung church, alam mo nung one time na sa anong church yung nagsimba tayo na umiyak tayo. Sa sobrang galing nung choir nila. Lalo kami ni Lourdes. Yun, parang may isang misa sa Lourdes na nagpunta kami na so, sobrang galing ng choir nila kumanta na nafe-feel mo talaga yung blessing ni Lord sa'yo, yung healing niya. Umiiyak kami habang nagsisimba kami. Masarap kami ng pare, lumuluha kami ni Mami. And then, pati mapabait siya. Session Road. Ito yung isa sa gustong-gusto naming lugar kasi kung gusto mo mag-picture taking, maganda si Session Road. Mapagabi, mapaumaga, mapatanghali siya. Maganda si Session Road. Maraming kainan. Sa paligid ng Session Road, yung sites niya maraming mga mall. Nandito yung isa sa masarap na steakhouse na, ano nga yun? Sizzling steak. Mamaya, i-check namin guys. Kasi meron pa naman tayong, ano, para dun sa food. May section tayo na to tackle ng food. And then, itong The Mansion, for us, parang ating special kasi isang malaking gate. Sa malaking gate na magpipicture ka lang dun sa gate. Tapos katapat niya ay, Wright Park ba yun? Ah, Wright Park. Ay, yung ano, yung... Omayos View. Sinulat ko ang diplomat. Ayan, diplomat. Ayun. And then yung PMA. PMA, bukas lang siya every... Saturday, Sunday. Every weekend lang bukas si PMA. Uh-huh. Tapos kung ang tinatanong niyo what to expect, nandun yung... Natawa kami kasi may mga tangke doon ng mga, yung mga panlaban sa gera siguro yun. Hindi ako magaling sa ganyang mga history guys. So meron kaming 90 years old na lola na kasama namin. Sabi nung husband ko, lika na, itignan natin yung mga ano, sabi nung lola namin. Tangke? Ako yung nakita ko pa yung umaandar. Mga tangke-tangke. So yun yung mga i-expect mo doon. Sa PMA, more on walking din, napakadami. Ang lawak niya, pero talaga lang. Walking and picture taking. Ayan. Then sa diplomat. Sa diplomat, sinuwerte kami kasi sa balita namin ngayon guys, bawal lang pumasok. Pero nung nag-visit kami ng 2019 to 2019, nakapasok ba kami na dyan yung mga pictures, ipapakita namin dito yung mga pictures, may pati yung mga bata. Lang. Kung doon naman sa sinasabing creepy, nakakatakot, wala naman kaming na-experience na ganun. And then ang pinaka-the best para sa amin is yung parang stone na cruise doon sa taas nung diploma. Para kasi siyang may rooftop. Maganda siya, maganda view-wise, maganda sa diplomat. Hindi siya eerie or ano scary. Kasi ma-appreciate mo yung, anong tawag doon? Stonemanship. Craftsmanship. Ma-appreciate mo yung bato. Oo. Tsaka,
Ay, intact kasi yung, ewan ko lang din kung yun pa talaga yun, pero kami na-appreciate namin yung, yun nga, yung stone mansion. Tapos meron yung picture ng mga madre, mm-hmm, yung mga lumang picture. Yung ang i-expect mo doon, meron doon yung parang mga, yung for photo op, yung susuot mo yung mukha mo, tapos ikaw yung madre, parang ganun lang. And then, ano pa isa mo? La Peral, tsaka Orchidary. Sa La Peral, nung nagpunta kami guys, sa lahat ng punta namin for 3 years na 2 years, 3 years, hindi naman kami nakakapasok, bawal pumasok. Hanggang doon lang kami sa gate, ayan yung picture, hanggang gate lang. Pero, we're excited na bumalik kasi ngayon, restaurant na daw siya. Joseph. So, Joseph restaurant na siya. And then doon sa mga nagtatanong, kasi nakapag-inquire na kami, parang 1,500 yung reservation fee. Tapos to be deducted yun sa mga magiging order mo. Then yung mga food nila is steak, pasta. Tapos sa Lubong, La Trinidad, Good Shepherd, tapos Night Market. Ayan, pero pinaka, kung gusto nyo, sa La Trinidad talaga. And tips lang, kay mami ko to natutunan din and na-experience namin. Kung ang alis nyo po ay like Martes, mas okay na mismong Martes kayo mamili. Kasi we tried na parang kung ang alis namin is Martes, namili kami ng Lunes ng hapon, nasira yung mga gulay. Bago pa kami makababa, siguro may ano din yung panahon. Bago pa kami makababa, lahat ng gulay namin nalanto tayo na guys. So hindi siya na chop suey. Hindi na siya. Nasayang siya pati yung mga ano namin, strawberry namin na lamog-lamog lang. So pinaka the best, 1 hour to 2 hours bago kayo umuwi, dun lang kayo mamili. And yung mga business-minded dyan, pwede kayo magpasabay sa mga gusto mamili kasi super mura talaga ng gulay nila. And then, ito siguro yung pinaka-inaantay ng lahat, where to eat. Ito yung mga babanggitin namin. Ito yung mga nakakain kami na. And then, yung iba naman dito, yung the usual lang, like, Jerry. Punta tayo kay Yellow, where to eat and saan yung location niya. Like ito si Yellow Cab. Kumain kami kay Yellow Cab. Si Yellow Cab na nakaina namin ay nakay Session Road. Nasa Session Road siya, yung Yellow Cab na to. Alam niyo naman na yung price niya. Hindi, pwede nyo na i-search sa Google kasi Yellow Cab naman siya. And then, isang nakaina namin is Army Navy, which is nasa Camp Janhae. Tama ba? Army Navy, Camp Janhae, Yellow Cab, nasa Session Road. And then si Sizzling Plate, ang alam ko marami tong branches doon, pero ang na-try namin na Sizzling Plate is yung nasa Session Road din. Si Sizzling Plate po, mga steak po ang mga tinitinda nila. So masarap yung ano ang, nakalimutan ko kasi yung na-try namin doon. Pero for us, masarap yung steak nila. Hindi yung kinain ni Ken. Parang salpikaw o tenderloin, hindi ko maano. Masarap. And then isang ano to guys, again, disclaimer again, depende po sa taste ng mga tao, depende po sa gusto natin, at depende po sa diet din natin. Si Good Taste, money-wise, mura siya. Sulit siya. Yung serving niya, feeling namin, like ako matakaw naman, ako matakaw din sila. Parang sa isang plate, ito matakaw to eh. Sa isang plate, kasi sa dalawang tao. Malaking serving talaga. May gulay sila. May gulay na sila talaga dun sa plate nila. So, kanyari, lechong kawali. May kasama na talaga siyang gulay. Pero, talagang good for two ang isang plate nila. Kung di ako nagkakamali ang price range nila, basta nasa 200 lang isang tao. Madami na guys. Kaya ng pag-couple nga kayo, pwede na kayong magkahati eh. Hindi masarap, pero nating special sa amin yung food na nalasahan namin dun. Talag, diba? Tama ba? Sa mga backpackers at saka yung mga first timer doon, syempre you should try kasi sila talaga yung isa sa kilala. Ang pinaka nagustuhan lang namin sa kanila is yung mga slices nila ng mga desserts. Yes. Panlaban talaga yung mga cake nila. Natitikman namin siya sa mga hotel, no. Mango float tsaka yung choco mousse. Mm-hmm. Masarap talaga, pero yung food nila standard na lasa ng food talaga na huwag kayo mag-expect na, ay, bakit naman, hindi naman pala ganito ka, ganito, ganyan. Pero ilang floor siya, di ba? Ang dami yung... Madami kumakain sa kanya. Lagi siyang puno. Lagi pila. Mm-mm. Money-wise, go dyan sa Good Taste na yan. Sa mga dessert, masarap talaga siya. And then sa lasa, standard yung lasa niya, guys. Sakto lang para sa amin. Ha? Pero price and serving, sulit. Kung talagang on a budget ka, go ka na doon. Okay ka na doon. And then isa naming na-try is, ayan, yung meron din naman tayo anywhere, si Jerry's Grill. So, na-try namin siya sa... anong area yun? Yung katabi ng V-Hotel. Basta katabi siya ng V-Hotel eh. Pagbaba ng V-Hotel, nandun na si Jerry's.
And then, kasama ni Jerry sa kabilang side niya, eto, may picture ba tayo nun? Meron. Nandiyan yung picture namin. Isishare lang namin to guys ha. Abacus ang pangalan niya. So, parang mga 13 kaming katao noon, kasama yung mga drivers namin. Parang ang pinagbayaran namin is 8,000. Pero sobrang sulit nung pagkain. Sa sarap, unang-una mga allergic kami sa seafood. Pero, Chinese, ano ba siya? Chinese. Hindi ko lang sure ha. I-double check kami, lalagay namin dyan yung full details niya kung Chinese ba siya or ano. Pero masarap yung pagkain. Lalo na yung mga dessert nila. Yung mga kakanin nila na parang mga peanut. Ano yung mga butse. May mga ganun sila. May mga dessert sila. Mga jelly-jelly. Masarap. So parang 13 to 14 kami noon. 8,000 to 9,000 yung binayaran namin. Pero sulit. Sulit siya. Fresh, diba? Yung fresh lahat yung seafood at saka fish. Ikaw yung pipili ng mga ano mo. And then, malinis. Tahimik. Ma-appreciate mo yung place kahit may bata ka. Masarap. Masarap yung food nila. Malawak. Laki pati ng table nila. And then, ayun, may mga Jayco doon, guys. Kung may mahilig sa inyo sa donut, nandun po ang Jayco sa SM. Tama ba? Yes. Sa side ng SM. And then, eto, dito siguro kami hindi magkakapareha. Si Viscos, siya yung kilalang cake. Cake, strawberry cake, cheesecake, cake. Sa patio. Yung strawberry cake. Oo, dahil yan, nandiyan sikat, yung mga pictures. Oo, yung sikat kasi na strawberry cake, masarap siya in terms yung cream tsaka yung chiffon. Pero dahil yung strawberry no, time na yon maasim. So, naglalaban yung asim tsaka yung tamis. Pero yung blueberry cheesecake talaga, favorite ko. Sila, nagustuhan nila. Lalo na yung mami namin, yun talaga yung binabalik-balikan niya. If I'm not mistaken, yung maliit na size nila na size 6 or 8, size 6, parang mga 650. And then, ito si Coated Cafe. As a restaurant owner, nagustuhan ko siya owner. Made of honor. So, made of honor. Nagustuhan ko sa kanila is yung may lengwa sila guys na talaga namang kabalik-balik. Ako nagustuhan ko yun. Parang kalasa niya halos yung lengwa ng dalcello dito sa Los Baños, Laguna. Masarap siya. In terms sa mga coffee, masarap sila. Lalo so, na yung recent na breakfast namin na French. French toast na bread na may kakaiba mga strawberry siya. Nandyan siya. Kakaiba siya, nagustuhan siya ng kids. Kinain siya ng mga bata, lalo na yung mga anak ko ng mga picky eater nandyan. Lalo na yung matanda, masarap. Then, meron sila ng mga bucket ng mga frap at saka mga smoothies or shake ba yun. Nandyan din yung mga pictures. Yung coffee din gusto ko, lalo yung latte. Ito po yung nasa baba ng View Hotel. Sila yung extension na cafe. Sila yung doon manggagaling yung free breakfast ni V Hotel pagka nag-avail kayo ng mga rooms tsaka, nila. Tsaka ano, money wise mura siya, 'di ba? Mura, oo. Coated Cafe. Money wise mura si Coated Cafe. Tapos ikwento mo yung part na yung mall, yung gusto natin sa Coated Cafe. Yung mga gustong bumili like kami, mahilig kami doon sa mga arts and crafts. Sa foods. Coated Cafe, kaya siya tinawag na Coated Cafe. Marami sila like mga ref magnet, mga keychain na puro mga coats or kaya mga parang yung mga wood na pwedeng naka-display sa wall, mga statement na mga book, mga ganon. Ang dami maganda yung mga birth month nyo. Marami silang mga tinitindang ganon, mga ang price range 150, 300, hanggang mga 1,000. Marami sila dun guys, ma-appreciate nyo. Ang alam ko may picture ako, i-attach namin dyan. Outlook. And then itong Outlook, Outback na kalagay, Diyos ko po. May Outback kasi sa ATC. Ito si Outlook Steak. Outlook Steak ba? Outlook Steak and Grill. Ayan po yung picture. Ang katabi niya pong hotel ay Sierra Pines. Si Sierra Pines po. Ang nagustuhan namin sa pagkain namin, hindi ko lang sure kung nandyan pa talaga yung mga pictures. Unang-una yung nachos nila, masarap. Yung steak nila, masarap. Ano pa? Yung margarita. Yung margarita. Ayan yung picture. And then, idagdag nyo na lang yung view nila. Pero surprise, medyo pricey siya para sa akin, ha? Medyo pricey siya. Pero masarap. And then yung experience mo, yung ambience mo, siguro kasama na rin yung sa binayaran mo, maganda. Yung menu kasi nila more on mga steak, ganun. Steak, pasta, and then may
meron silang bar area eh, yung more on mga alak. And then next is si Lemonade. Ayan, nandyan yung picture. Nag-breakfast buffet kami kay Lemonade. And then nag-try kami ng lugaw at saka nung strawberry champorado. Ang pinaka-killer sa kanila guys is yung dessert nila. Masarap. Ako ha, personally, gusto ko yung dessert nila. Yung, hindi ko alam kung nandyan pa yung mga picture pero i-attach namin. Tapos yung strawberry champorado, creamy, milky. And then yung steak nila is to die for. Talaga, masarap talaga. Kahit hindi ka mahilig sa steak. Ang price range ni steak ay nasa 2,000 to 3,000. Pero, kasi nga, pag pumunta ka kay Lemonade, may intimidate ka na, ay, parang mahal siya. Pero kung 800 to 900 yung per head ng buffet breakfast nila, kasama ang, basta na, naging free doon yung 4 years old ko na anak na isa, pero yung 9 may bayad na. Average lang. And then, ito po yung chocolateria. Sa chocolateria, kaya sa chocolateria guys, restaurant cafe siya na halos lahat ng pagkain niya may chocolate. So, ang na-try namin doon, kung di ako nagkakamali, kung bibingka man yun or ano, i-attach na lang namin yung picture at saka yung price nandyan po. Tapos, sa isang picture nung anong tawag doon? Nung chocolate nila. Chocolate. Oo, chocolate nila. Iba kasi yung chocolate, di ba, Terol eh. Restaurant din yun eh. Basta sa isa nung picture na yun, hindi siya puno eh. Parang 1/4 lang yung laman niya. Pero kaya namang makainom ang 6 na tao kasi kailangan mong bantuan ng tubig kasi napakatamis niya guys. Super thick na super chocolatey na. Kung sino man po nagpapainom ng dolan sa mga ganong katik yun. Yung paglunok mo talaga. Ano yung paypak mo? Parang nga siyang syrup. Oh, siya super syrup thick ayun. Niya. Pero magandang experience. Pero pag malamig naman na, hindi na siya thick. Pero sa sarap, masarap. Sa price, ako, hindi ko siya masyadong nare-recommend. Hindi siya ganun ka-pricey, pero hindi siya masyadong advisable. Siguro for experience, not bad. Pero kung gutom ka, gusto mong kumain, hindi siya magiging sulit. And then, ayan yung famous na kahit sa katumingin, strawberry ice cream at strawberry taco. Isarado natin guys sa strawberry taco at saka sa strawberry ice cream. Si taco ay magkano? 35. Yung maliit. 35. Pero, kung gusto nyo lang naman guys, tikman, kasi nga matamis siya, dahil may syrup siya, pwede nang share na lang. Like kami, hindi na kami bumibili nung talagang share. Oo, nang punta natin, tigi-tigi siya tayo. Mm-mm. Wala na kayo. Kasi ang taray ng mga vendor doon, kasi pwede Gcash ang payment. And then, meron silang strawberry ice cream at avocado ice cream. Sa La Trinidad namin to natikman. Masarap. Talagang pure na pure yung lasa niya guys. Creamy and fruity talaga kung ano yung nakakahan. And delicious daw. And delicious. Ayun, so far, yun lang naman ang ano mga iaano nyo pa. I-share yun. Sa tawag dito. Ah, sa weather. Ang weather niya guys, dahil nakabalik-balik na kami sa kanya, nakita na namin na ang weather niya ay tuwing umaga ay sunny siya. Pero after nun, mga lunchtime hanggang hapon, pag minalas-malas kayo ng punta doon, umuulan na siya. Tandaan nyo guys na as a tourist, pag maulan na, hindi nyo na siya ma-enjoy. Like, sasakay ka ba ng kabayo, malagkit yung singit mo. Kabayang pek-pek. Disgusting shit! I mean, hindi nyo ma-enjoy yung pag maulan na. Pangalawa, ang isang na-experience namin doon, lalo na guys, kung hindi kayo sanay sa talagang super lamig, meron talaga siyang season at may mga araw siya na sobra yung lamig niya na talagang malamig na lumalabas na talaga sa bibig mo yung uso. Kasi masakit kahit bata ka pa, parang masakit na sa tuhod, masakit na siya sa ulo, lalo na yung may mga sinus kagaya ko. Hindi ka talaga liligo. Oo, pero lahat naman ng Transient Hotel, may mga hot water naman sila. And as a mom, ang nasasuggest ko, lagi naman, basta nagta-travel, mag-bring kayo ng sarili niyong gamot, vitamin C, gamot sa sipon, and mga tempra, ganyan. Kasi, ang mercury drug na nakita namin doon ay nasa Session Road, mahirap yung parking. So, madaming tao. Hassle din talaga kung ano. Kaya kami guys, pag nagta-travel kami, lagi namin dala is yung pang blood pressure, pang sugar, and then ayan yung mga ganyan pang sipon, pang pain killer kasi mahirap na titigil ka lalo na guys
pag nasa triplex na po kayo, kung hindi ako nagkakamali, wala na pong titigilan. Wala kang choice nung kundi sumabog na lang yung ihim mo sa bahay. Itutulog mo na lang. So, si SCTech, si NLEX, at saka... Stopover. And, ayun, marami ka pang maiihian dyan. Pero, kung hindi ako nagkakamali, pagdating sa triplex, guys, bahala ka na umihi sa labi. Wala kang maiihian, wala nang stopover. Ang susunod mo ng stopover nun is... yung parang roundabout doon, yung papunta na sa Baguio, nandun na yung gasoline station na pwede kang umihi. So, kung may kids, paihiin nyo na. And, ang masasuggest namin na maganda sa biyahe namin is lagi kaming umaalis dito ng 12 or 3. Kasi pagpatak namin doon, morning na, magpapahinga muna kami and then magla-lunch muna kami sa transient and then sa hapon kami lalabas. Kasi... para mabawi-bawi yung energy. Oo, kasi nakakapagod yung biyahe. Kahit sabihin mo nakaupo ka lang, mapapagod ka dun sa haba ng biyahe. Uupo, bababa, uupo, bababa. And then, sa mga gustong makatipid, nakapag-try din kami na kesa nagsa-stopover, nagbaon kami ng mga sandwiches, ng mga chips. Hindi lang tendency kinain namin na kinain. So, kailangan mo lalong tumigil sa mga stopover kasi si CR ka, iihi ka. Restock. And then, isang maganda din, eh, dapat yung auto-sweep nyo at saka... RFID. Saka RFID. Auto-sweep nyo at saka easy trip nyo. Talagang lagyan nyo ng laman or kung may GCash kayo, be ready. Kasi mahirap na pag nandun na walang laman yung mga... Wala kaming area na nakita na pwede kang mag-reload. Bukod sa 7-Eleven, minsan pa, naka-shutdown yung mga system nila. Kasi laging crowded ang 7-Eleven. And then sa mga stopover, kung mga bago pa lang po kayo, ang pinaka-last na stopover talaga ay yung expressway bago mag-tiplex. Hindi ko kasi alam kung NLEX ba yun o SCTEX. Basta pagdating po ng tiplex, wala na pong matitigilan. Yun na yung isang maharap. Feeling ko 2 hours yung expressway na yun. Hindi ko lang sure ha. SCTEX. Tapos sabi nila, yung daan na daw yun na daw yung mas mabilis. So, hindi lang namin alam po, ang nagpatagal sa amin itong last naming biyahe ng October is yung pagsa-stopover namin. Kasi parang ganun din naman, 8 hours pa din, 8 hours pa din siya pumalo eh. Ayun, may tubig doon. Kasi akala namin sa Manawag lang meron noon. Meron po nagtitinda doon sa may runabout pagkababa po nyo ng bag. Ano ka ganyan? Tupig po, tupig po. Pagkano nga isang, di ba parang 10 pieces ay? 100, 150. So yun lang guys, yan po yung personal experience namin sa Baguio. Again, magkakaiba yan. Magkakaiba tayo ng budget. Magkakaiba tayo ng experience. Magkakaiba tayo ng taste sa pagkain at saka sa mga bagay-bagay. So ito po yung personal experience namin na baka maging makatulong sa inyo kung kayo po ay bago pa lang po pupunta sa Baguio or may mga gusto kayo maging balik sa Baguio. Again, ayan, marirecommend po namin unang-una si Ma'am Kalin, si Ma'am Josephine. Maganda po yung transient nila, mura, madali po silang kausap. And then, next is Balay Leonora and then si Zoe's Transient po. Yun yung mga na-try namin. Pero ayun, the best po si Ma'am Kalin. Nandyan po yung Facebook niya, ilalagay po namin. Sa nagtatanong ng requirements, last October 2022, wala na po kaming dalang kahit anong requirements. Pero syempre, dala po namin yung vaccination cards namin. Oo, kasi sa Christmas Village, di ba, hinanapan tayo. Hinanapan yun. Pero yung requirements, kagaya nung may naging akyat kasi kami noon, nakailangan pa ng registration dun sa Bisita Baguio. Kailangan pa ng QR, kailangan pa ng health certificate, blah, blah, blah. Last October 2022 po, wala na po kaming ganong requirements na aside sa vaccine card po namin. That's all guys. Ang next nating magiging vlog is about Tagaytay. Where to eat in Tagaytay and where to go in Los Baños. Oh, bye-bye. And where? Bye-bye guys. Where? Ang katinakilikili ko. A disgusting ang lemse ka nayo. Nani?